Hello guys, welcome back sa akin channel. Well, meron akong naisip gawin na content ngayon dahil kung napapansin nyo, hindi na ako masyadong nag-upload ng video dahil naging busy ako. Well, ngayon, sisimulan ko na mag-upload ng mga history na related pa rin sa crypto. Siyempre, kaya kung mahilig ka sa ganito, huwag kang mag-alala, susuplayan kita ng iba't ibang history na related sa NFT or crypto. Kaya ngayong araw na to, ang isishare ko muna sa inyo ay kung sino ba ang dalawang tao na mayroong pinakamalaking na walang Bitcoin sa kasaysayan. Kaya ngayon, simulan muna natin kay James Howell. Sino nga ba si James Howells? Si James Howells ay taga Newport sa Wales. Taong 2009 nang simulan ni James na magmina ng Bitcoin o cryptocurrency kung tawagin. Bago sa inyong kalaman, si James ay IT engineer. Pero alam nyo ba, na noon na siya ay nagmimina ng Bitcoin, binawalan siya ng kanyang girlfriend sa hindi malamang dahilan. Ay nako, mga babae nga naman. Joke lang girls. Yun na rin na nagtulak sa kanya para itigil ang pagmimina ng Bitcoin. Ang galing, ang galing, ang galing, ang galing! Pero alam niyo ba kung ilan ang kanyang naipon na Bitcoin? 7,500 lang naman, na kung ipapapalit mo ngayon ay nasa $400 million lang naman. Ganun kalaki ang kanyang itinapon sa basurahan. Pero mapagsa hanggang ngayon ay patuloy pa rin nilang ine-excavate ang kanilang lugar para hanapin ang nawawalang hard drive. Noon kasing taong 2013 ay aksidente niya itong naitapon sa basurahan. Ito ang kanyang video, panoorin natin. But to get your money, you would need that hard drive. Yeah, there's a specific file on that hard drive called a wallet file, which the Bitcoin is stored in. And without that file, there is no way of getting the money back. Ito ang eksaktong lokasyon kung saan niya naitapon ang kanyang hard drive. Isa talaga itong basurahan, no? O tapunan ng basura. Well, alam niyo ba na $70 million lang naman ang pondo nila para hanapin ang isang pirasong hard drive? Well, eto na lang ang kanyang masasabi pagkatapos ng lahat-lahat. How do you feel stood here? Well, absolutely devastated, as you can imagine. I just wish I could go back in time and not throw that drive away. Oo nga naman. Huwag ka mag-alala, James. Lahat tayo ay pinangarap na makabalik sa nakaraan para itama ang mali at layo ng ating ex. Itama lang ang ating mali, no? Pero kung ganun pa man, ay sana maging aral sa atin to na dapat maging masinop tayo sa ating kagamitan. Well, let's proceed to our topic number 2. Sino nga ba siya? Siya ay si Laszlo Hagnex. Hirap pa kasi ng pangalan, grabe. Matunog ang pangalan ni Laszlo dahil siya lang naman ang taong bumili ng pizza gamit ang Bitcoin. At take note, alam niyo ba kung ilang pirasong pizza? 2 pirasong pizza. At alam niyo rin ba kung ilang pirasong Bitcoin, mga lods? Huwag kayo magugulat, pero 10,000 pieces Bitcoin lang naman. At dahil nga sa maalamat itong si Laszlo, alam nyo din ba na meron tayong tinatawag na Bitcoin Pizza Day? Tama yan. At naitatag yan noong Mayo 22, 2010. Dahil yan din ang araw na ipinagpalit niya ang kanyang 10,000 Bitcoin sa 2 pirasong pizza. Kaya nung tinanong siya sa kanyang interview, eto, tignan nyo ang kanyang sagot. When I say Bitcoin, you say what? Pizza? Ganun pa man eh, at least naging bahagi siya ng ating history, di ba? Wala pang gaanong value ang Bitcoin noon. Marahil eh, napapaisip ka din kung sino nga ba ang mga taong may maraming Bitcoin ngayong panahon na to na napakamahal na ng Bitcoin. Pero sa tingin ko, sa susunod na video na natin pag-uusapan yan para meron kayong aabangan, di ba? Kaya kung interesado ka dyan, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-ring ang bell button para updated ka sa aking susunod na video. Hanggang dito na lang muna, mga lods. Kaya maraming salamat sa panonood. Sana ay may natutunan ka at nag-enjoy ka. Maraming salamat ulit. Kita-kits ulit.